Ilang taong ka na, guys? 26, 27, 28, or 30? Kung sa iba, guys, ang karamihang tanong kapag lagpas na sa kalendaryo or nasa kalendaryo na, guys, ay kailan ka mag-aasawa? Ito ba? Pero sa atin pong video na to ay meron ka na bang ipon at your age na 30 or wala pa rin? So, paano nga ba tayo mag-uumpisang mag-ipon kahit nasa edad tayong 30 years old? So, bakit po natin napiling itong edad? Kasi ang mostly na nag-view po sa ating video ay nasa edad na 25 years old to 35 years old. Kahit anong edad ka ngayon ay pwedeng makatulong, baka-baka makatulong ang ating video ngayon. So, if you're interested, please keep on watching. Hindi pa naman po huli ang lahat. Kaya din yan ng pag-aasawa. Hindi pa naman huli kahit nasa lagpas na tayo ng kalendaryo. Hindi pa naman ako lagpas pero papunta na rin doon. So, what? Malapit-lapit na rin mag 30 years old. Ito lang talaga, guys, ang atin. Don't stress yourself for having no savings at the age of 30 years old and above or below, or kung malapit-lapit ka nang mag 30 years old, instead, motivate yourself or educate yourself kung paano ka pa makaipon or makapag-umpisang makaipon ng inyong mga sinasahod kahit maliit yan. So, meron po tayong dalawang tips dito kung paano po tayo makapag-umpisang mag-ipon. Or sa mga iba dyan ay hirap na mag-ipon kasi nga meron tayong iba't ibang dahilan or rason kung bakit hindi po tayo nakakaipon at our age right now. Sa lahat ay baguhin po natin ang ating pag-iisip from poor mindset to rich mindset. Kapag sinabi po natin poor or rich, it depends on our thinking. Sa ating pag-isip, hindi po yung estado or kung magkano ang nasa inyong bank account. Yung pag-iisip kasi kapag poor mindset ay nasasabi natin na ay kulang ang aking sahod. Paano ako makakaipon nito? Eh kulang nga. Saktong-sakto lang sa pambayad ng mga bills. Diba? Meron din yung mga poor mindset na nasasabi nila ay bata pa ako. Malakas pa naman ako kaya saka na ako mag-iipon. So, marami tayong dahilan, marami po tayong rason, iba't ibang rason kung bakit nagiging mahirap po tayo dahil sa ating pag-iisip. Kailangan din natin magbasa or tulungan ang ating sarili kung hindi po tayo makapagbasa. Marami po namang social media na pwedeng makatulong po sa atin para po mapalago ang ating mga pag-iisip. So, ayon nga kay Robert Kiyosaki, it's not what you have to do that needs to change. It's first how you think that needs to change. In other words, kung ano ba ang mga gusto mong maging para malaman mo kung ano-ano ang dapat mong gawin. So, hindi po yung dapat natin gawin ang ating unahing nabaguhin, kundi ang ating thinking, ang ating pag-iisip. Ayon din kay Sir Robert Kiyosaki, what you say, what you think has the power to become real and become your reality. So, kung ano man ang iyong sinasabi sa iyong sarili or ang iyong iniisip na gustong maging, yun talaga ang iyong magiging reality o realidad. Kung malalaman po natin kung ano ang gusto nating maging, syempre, susunod na rin yung kung ano ang dapat nating gawin para yung gusto nating maging ay ma-achieve po natin. So, mindset. There's power in our mindset. Kung ano ang iniisip mo ngayon, yan ka sa kinabukasan. So, paano ito makakatulong sa ating pag-ipon? So, ganito po yun, guys. Kung gusto natin talagang makaipon at tinatakpo natin sa ating pag-iisip na makakaipon ako ng ganitong amount, syempre, specific po tayo. So, setting our goals. Kung ang sinet mong goals ay makakaipon ako ng 50,000 in a year, then ma-achieve mo ang iyong ipon.
So, makakaipon ka po talaga. Depende po talaga sa ating pag-iisip. Kasi kapag sa pag-iisip, syempre, magpo-flow rin yung ano ang dapat mong gawin. So, start saving by changing your poor mindset into rich mindset. Number 2 na saving tips po natin ay pahalagahan mo ang iyong oras. Dahil po 25 to 35 years old po ang ating viewers, I know and I believe na meron po kayong trabaho na kagaya ko. Ano ba ang ginagawa mo after your work, after your 8 to 5 p.m. na trabaho para magkaroon ka din or mabago ang inyong financial life? So, meron ka bang ginagawa para madagdagan ang iyong kita? So, kapag sinabi natin na ang sinuseldo po natin from 8 to 5 na trabaho po natin ay talagang kasyang-kasya lang para sa ating mga bills or mga bayarin. So, ano ang pwede mong gawin para magkaroon ka pa ng ibang income? Whatever you do today will reflect on your future. So, kung anuman ang ginagawa mo ngayon ay pwedeng makasama ito or makabuti sa iyong kinabukasan. So, in our age kasi, sa edad po natin na 25 to 35 years old, diba, dito na po kasi tayo natatauhan na sana napupunta ang aking mga sinuseldo after how many years, diba? Hindi po natin malaman-laman kung saan na napunta. So, kung alam po natin magpahalaga ng ating oras, I believe na mapapahalagahan mo rin ang iyong kinikita. So, kung mapapahalagahan mo ang iyong kita, magiging aware ka na palagi na dapat may maitabi kang ipon. Ito po yung pwedeng tip na pwede kong i-share sa inyo para po makapag-upisa din kayo sa inyong financial journey. So, unang-una po talaga is savings. Paano po tayo mag-save? Magpa-budget para magkaroon tayo ng savings. So, meron po akong mga video, just go on my videos. Tingnan nyo na lang po kung ano ang pwedeng makatulong sa inyo. So, in summary guys, rich mindset plus time management, of course, kung paano natin pahalagan ang ating oras will result or will lead you into more savings. Meron po tayong maiipon talaga. So, yan po ang dalawang tip na pwede po nating i-share sa ating pag-uumpisang mag-ipon. So, this is Ibinggit Grace, singing, sharing is caring. Bye! See you!